Rinig na po ba? Yes, rinig. So, good morning everyone. We are the group 2 and we will be talking about the construction material cement. So, here are some of the objectives. First is to cite the history and definition of cement, explain the various composition of cement and its properties, discuss the manufacturing process of cement, including its types, with their corresponding uses, enumerate the instruments used for cement, and lastly is to understand the test done on cement. So here is the table of contents. So first topic will be the definition and history of cement that will be discussed by yours truly. Next is the composition of cement by Natalie Romilia. Next is the manufacture of cement by Jadil Colete, and the types and uses of cement by Shane Marcelino. So the first four topics will be discussed this week, and the last three topics will be discussed next week. So yung last three topics are properties of cement by Jose Asub Jr., instruments used in cement by Sigrid Reyes, and the tests done in cement by Karen Medina. So first, let us know the definition of cement. Cement came from the Latin word caementum, which means quarry stone. So as you can see in the picture sa left side, so makikita nyo na powderized siya or powder siya, then usually color gray. Next is, it is a substance used for construction. So malaki yung naging impact ng construction material na cement sa construction industry. And sinasabi dito na it sets, hardens, and adheres to other materials to bind them together. Next is, ang mga important raw materials para sa paggawa ng cement are limestone, clay, and marl. So its characteristics are standardized in order to ensure the required stability, reliability, and processability in the application. So katulad ng ibang mga materials, so may mga requirements din siya na need na ma-meet or mapasa in order na ma-ensure tayo na yung material na yun is safe and magandang gamitin para sa pagbibuild ng structures natin. So first, alamin naman natin kung kailan nagsimula yung paggamit ng cement. So here's the timeline. First is the ancient times. Next is Middle Ages, 1759, 1824, and 1845. So first, nagamit siya nung ancient time. So hindi nga lang katulad ng kung ano yung ginagamit natin ngayon na cement, which is yung powderized na, yung sobrang ganda na ng quality. But nung ancient times, gumamit na rin pala sila ng cement, which is ang paggamit nila is parang ginawa pa nila yung process mismo ng mano-mano. So sinabi dito na yung mga Greeks and Romans ay gumamit ng lime. And yung mga limestone, dinadagdagan nila ng sand, then minimix nila yon para gamitin nila sa pag-build nila ng mga structures before. Then sinabi din dito na yung mga Egyptians, ginamit nila, naman nila yung mga calcined gypsum as a cement. So other materials other than limestone and yung iba pang mga klase ng stone, gumamit din sila ng volcanic ash kasi napatunayan nila na yung mga volcanic ash daw ay nagre-react kapag nahaluan ng water. Next is yung nung Middle Ages. So yung mga medieval masons and yung some military engineers ay gumamit daw ng cement sa paggawa ng mga structures such as canals, fortresses, harbors, and other shipbuilding facilities before. And yung ginamit nila na mixture ay lime mortar and aggregate. So ginamit daw yon nung Eastern Roman Empire. Next is nung 1759. So nakilala si John Smeaton sa pag-build naman niya nung Third Eddystone Lighthouse na sa England, and gumamit siya ng mixture ng lime, clay, and crushed slag kasi napatunayan niya na mas mapapatibay nun yung mga structures na ginagawa nila, and yun yung parang pinaka-need nila that time. Next is 1824, which is si Joseph Asbin, yung parang pinakakilala talaga, pinaka-makokonnect talaga in kapag nabanggit yung word na cement. So he is an
enterprising 19th century British stonemason who heated a mix of ground, limestone, and clay in his kitchen stove. So after niya ma-mix yung limestone and clay, ginawa naman niya is pinulverize niya yon para maging pino. Then tinawag na Portland cement kasi sinasabi na may resemblance daw to sa material na Portland stone, which is the limestone na ginamit sa pagbibuild ng mga structures sa England. So lastly is the 1845 si Isaac Johnson. So dito lang sinabi na si Isaac Johnson yung ginawa daw ni Joseph Aspdin na kind ng cement is parang may mas i-improve pa ganun. So yung Portland cement na ginawa niya is parang tinaasan niya yung temperature habang minimix niya yung mga clay, yung mga chalk, and napatunayan niya na sa pagtaas niya ng temperature is mas naging reactive and strongly cementitious yung cement na na-produce niya. So, yun lang po yung para sa definition and history of cement. Next reporter will be Natalie Romilia. Hello, good morning everyone. Nandito si Natalie but she can't present now, but she will not going to present it live, but I'm going to play a video of her presenting her part. Wait lang po. Today, I will be reporting the second subtopic, which is the composition of cement. Thank you po. I will be discussing the component and will be answering what makes up cement. Based on the definition, cement is a fine mineral powder, and if it is mixed with water, it turns into a fine paste, which typically is used as a binding agent. Cement is made up of various raw materials. The two major classifications of cement materials are calcareous and argillaceous materials. Calcareous materials are compounds of magnesium and calcium, while argillaceous materials contain alumina as their main constituents. To further differentiate the two, let's say calcareous is something that's related to chalk and argillaceous is something that's related to clay. The seven main chemical and oxide constituents of cement are lime, silica, alumina, iron oxide, magnesium oxide, sulfur trioxide, and alkali. Lime or calcium oxide is a calcareous material, and it is from chalk, shells, or limestone. It makes up about 60 to 67% of cement and is basically important for cement strength, and its deficiency makes cement set quickly. However, excess lime makes cement unsound. Unsoundness of cement is a property which causes expansion and leads to minor cracks. That is why it is very important to keep just the right amount of materials. The second largest quantity of cement ingredients with 17 to 25% is silica or silicon dioxide. It is argillaceous and it also contributes to the strength of cement. Next component is alumina. It makes up 3 to 8% of cement. Fun fact, did you know that the primary process by which alumina is extracted is called the Bayer process and it was discovered in 1887? Cool! Now going back to the report, alumina is from bauxite, recycled aluminum and clay, and it imparts setting property to cement. Putting more alumina makes it longer for cement to harden, therefore reducing its strength. The fourth cement constituent is iron oxide. It is from clay, iron ore, scrap iron, and fly ash. It contributes 0.5 to 6% of cement. It also gives hardness and strength and plays a very important role in imparting color to the cement. The next constituent is magnesium oxide. It is about 0.1 to 4% of cement
And just like iron oxide, this component also has an effect on the color of cement. The more magnesium oxide you put, the darker the cement will become. However, excess magnesium makes the cement weaker. The next component is sulfur trioxide. Its contribution to cement is 1.3 to 3%. Fun fact, it is known as the most economically important sulfur oxide. It affects the strength of cement. Excess sulfur trioxide causes cement to unsound. Therefore, if you don't want your concrete to crack, then don't put too much sulfur trioxide. The last component of cement is alkali. It has the least contribution with 0.4 to 1.3%. Alkali is a strong base which turns a litmus paper from red to blue. They react with acids to yield neutral salts. Talking about cement, alkali can react with the reactive silica which results in volume expansion after hardening. Excess alkali results in efflorescence. What is efflorescence? It is a crystalline deposit of salts that causes white or off-white discoloration to concrete. If you're familiar with Dr. Strange, you'll probably notice the discoloration of the exterior of this building. The unnecessary whites are examples of efflorescence. Maybe it's because the Sorcerer Supreme's building is old, or they have put a lot of alkali in there. Now we'll proceed to the second part of my discussion. When oxides present in the raw materials interact with one another, they form more complex compounds. These compounds are referred to as Bogues compounds. The term Bogues compounds was named after Robert Herman Bogue. He was an American chemist whose one great contribution was the identification of the major compounds of cement. He is also known for his book called The Chemistry of Portland Cement. According to R.H. Bogue, cement is made up of four major compounds. 30 to 50% is tricalcium silicate, 20 to 45% is dicalcium silicate, 8 to 12% is tricalcium aluminate, and 6 to 10% is tetracalcium aluminoferrite. Tricalcium silicate hydrates at a faster rate, meaning it absorbs water faster. It also produces higher radiation heat and is responsible for the rapid hardening of cement. The next compound is dicalcium silicate. Unlike tricalcium silicate, it hydrates and hardens slowly, but it provides much of the ultimate strength, meaning it plays a key role in determining the maximum tensile stress that the material can withstand before rupture. Next is tricalcium aluminate. It is the first compound which starts hydrating and produces the highest heat of radiation. It is responsible for the setting time of cement, meaning it determines whether cement would harden faster or slower. The last compound is tetracalcium aluminoferrite. It hydrates rapidly and is responsible for the gray color of cement. But its contribution to the overall cement strength is insignificant. However, it acts as a flux material. Flux material, by the way, is any substance that promotes fluidity. Fun fact, the Spanish word for flux is flujo, and it means flow. Yes, Spanish. Espero que sigas conmigo. To summarize, the materials that make up cement are classified as calcareous and argillaceous. Specifically, the raw materials from the one with the most contribution to the list are lime, silica, alumina, iron oxide, magnesium oxide, sulfur trioxide, and alkali. When these raw materials interact with one another, cement compounds are formed. These are named after Robert Herman Bogue, and it includes tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, and tetracalcium aluminoferrite. It is very important to keep just the right amount of materials to keep the concrete strong and to avoid cracks and efflorescence.
That's the end of my report. Thank you so much for listening. Have a great day. Next reporter would be Janine Colete. Gracias. Ayun po. Hello, magandang umaga po sa lahat. Rinig po ba? Yan, thank you po, sir. So, next po is yung manufacture of cement. Next slide. So, ang unang step sa, or ang unang nagaganap sa pag-manufacture ng cement is yung extracting ng ating raw materials. So, next slide. Raw materials are extracted from quarries by blasting or ripping using heavy machinery. So yung mga raw materials na gagamitin sa pag-produce ng cement ay yung limestone, shells, or chalk. Sila lahat ay, ayun, pinaprocess sila sa quarry bago ipunta dun sa ating next stage. Ayun. Tapos, ayun, some deposits are mined by underground methods din. Ayan, so after nung quarrying process, ina-excavate na yung ating materials at tina-transport siya papunta dun sa ating crushing plants. And dinadala siya ng mga trucks, railway freight, cars, conveyor belts, or ropeways. Tapos, pwede rin i-transport yun using yung mga wet state nating materials or slurry through pipeline naman. Next slide. Next is yung crushing and grinding. Next po. So after na nung na makuha natin yung ating mga raw materials, so pupunta na siya sa crushing and grinding process. So yung materials are reduced in size and crushed by several stages. So nag-undergo na yung materials natin dito sa iba't ibang stages ng crushing para mas lumiit na yung sizes niya at mas madali na siyang ma-turn into powder. Next, then the materials are ground, usually in a rotating cylindrical ball or tube mills containing a charge of steel grinding balls. So, ayan, dito sa ating gumagamit ng cylindrical balls or mga tube mills, grinding mills, ayan, sila yung nagpa-process para mas maayos na ma-crush yung mga materials into finer pieces. Next. So, ayan. Yung grinding ay based din sa dalawang process ng pag-manufacture ng cement, which is wet and dry process. So, mamaya madi-discuss din natin yan. Next po. So, ayan. Ito naman yung sa wet process. Kung saan yung soft materials are broken down by vigorous stirring with water and wash mills. So, ayan. Slurry naman yun nandiyan. So, next po. So, next na stage is yung blending niya. Next slide. Next is yung ito. Yung sa blending, ito na yung hahati na yung process ng pag-manufacture ng cement into dry process or wet process. So, sa dry process, meron tayong mga dry raw materials kung saan mas ginaground pa dito yung mga dry raw materials into fine powder, tapos bago siya i-fed dun sa ating rotary kiln. So, yung kanina diniscuss na calcareous and argillaceous raw materials, ayan sila yung unang rinacrush, tapos kinacrush sila into finer particles bago sila i-undergo dun sa ating burning process. Tapos, now these materials, these powdered minerals are mixed in required proportion to get dry raw mix, which is then stored in silos and kept ready to be sent in rotary kiln. So, ayun. Mahalaga dito sa ating dry process yung tamang portions ng dry raw materials kung saan gumagawa sila ng dry raw mix. Ayun, na-fed
niya dun sa ating rotary kiln. So yung isa namang process is yung wet process. So kung sa dry process, dry raw materials, so sa wet process, yung materials natin, particularly yung clay, ay pinapadaan siya sa water process kung saan winawash siya through a machine kung saan ayun nag-absorb siya ng water. So ang nangyayari dito, kaya nag-undergo yung clay sa ganung process is to remove yung mga adhering organic matters na makikita roon para mabawasan din at mas maging maayos yung property ng ating cement na magpaproduce. Tapos so after nang mag-undergo yung clay sa ganung process, sa washing process, imimix na din siya sa iba pang powdered limestone or iba pang powdered na dry raw materials kung saan magpaproduce na siya ng paste na tinatawag natin slurry. So yung slurry nagko-contain siya ng around 38% to 40% ng water. Tapos, in-store din muna siya bago i-fed sa ating rotary kiln. Next po. Ayan. Ito yung mga parang pinakapagkakaiba ng dry process at wet process natin. So first, yung raw. So dry process, raw materials are mixed in its dry state. Tapos yung isa, yung wet process naman is raw materials are mixed in wash mill with 35 to 50% of water. Tapos, so yung sa wet process kasi, kadalasan siya ginagamit kapag absent yung mga efficient machines or mixing methods natin. Tapos yung wet process, ayan, yung size ng kiln ay nagmamatter kung saan gumagamit siya ng mas malaking machine sa pag-process. Tapos, ang main disadvantage naman sa wet process is yung sa time niya. Yung kung saan yung process, nag-take siya ng longer amount of time kesa sa dry process. Since yung ating wet process ay tumatagal siya ng 2 to 3 hours compared naman sa 20 minutes lang sa dry process. Tapos, yung sa fuel consumption din. Ang isa rin yung malaking pagkakaiba nila kasi kung sa wet process, ayan, fuel consumption is high. An example, 350 kilogram of coal per ton of cement produced. Kung saan naman, sa dry process naman, fuel consumption is low, 100 kilograms of coal per ton of cement produced. So, since maraming energy yung nagagamit ng sa wet process kasi mas matagal na din siyang pinaprocess. That's why din, kaya yung cost of production is mas mataas din sa wet process. Pero ang advantage naman sa wet process, yung mga materials ay mas nagiging homogeneous siya or mas nabablend siya ng maayos kesa sa dry process. Tapos naman yung carbon dioxide emission din, ayun katulad nga nung sa kanina, yung sa wet process, mas malaki yung fuel consumption niya. So mas marami yung mga nagpo-produce niyang harmful gases kesa sa dry process. Ayan, next slide po. Next stage is yung burning. Next po. So, dito sa burning stage, nag-undergo na yung materials natin kanina, which is yung dry raw mix, pati yung slurry, dito sa cement kiln. So, the cement kiln heats all the ingredients to about 2,700 degrees Fahrenheit in huge cylindrical steel rotary kilns lined with special fire brick. So, yung itong cement kiln natin, nagkoconstruction ng steel cylindrical shell lined with refractory materials. So, ang nangyayari, nag-rotate siya habang yung materials na na-produce kanina sa ating blending stage ay nandun sa loob niya. Yan, biniburn siya para makapag-produce ng panibagong material. Ayan, na pinaka-component na ating cement.
Tapos ayun, yung sa burning, ito yung parang pinaka-heart ng process ng cement manufacturing. Kaya napakahalaga niya dun sa process. Tapos ayun, kilns are frequently as much as 12 feet in diameter, large enough to accommodate an automobile, and larger in many instances than the height of a four-story building. So ayan, malaki talaga yung mga cement kiln, lalo na sa mga malalaking manufacturers ng cement. Ayan, malalaki yung bulks na pinaproduce nila sa bawat araw. Next slide. So ayan, yung finely ground raw materials or the slurry is fed into the higher end. So yung ating rotary kiln ay parang naka-incline siya, or hindi siya pantay dun sa surface, horizontal surface natin. So una, i-feed siya dito sa may upper part kung saan dito din pinifeed yung mga fuel na gagamitin natin, or yung pulverized coal, oil, or natural gas sa ating pipe. Tapos sa lower end naman nun, habang pa-process siya dun sa ating kiln, dun sa lower end, merong roasting blast of flame kung saan, ayun, siya yung tumutulong mag-burn ng ating mga materials para, ayun, lumabas na yung ating next na product. So, after nung process na yun, ng burning, so yung, ano dito, yung temperature na kadalasan dun sa firing end, nag-ranges for about 1,350 to 1,550 degrees Celsius. So, depending on sa materials na ating pinaprocess. So, after na yung process na yun, lalabas na yung panibagong material, which is yung clinker na tinatawag. So, clinker comes out of the kiln as gray balls about the size of marbles. So, as the material moves through the kiln, certain elements are driven off in the form of gases. The remaining elements unite to form a new substance called clinker. So, after i-produce ng ating rotary kiln, yung clinkers, sobrang init niya, sobrang taas pa ng temperature niya. So, ipoprocess siya, or bago siya i-process sa panibagong stage, ay ikukul muna siya using different sizes ng coolers. So, yung temperature nila para bumaba. Tapos, yung mabilis na siyang mag-grind into finer powder. Next po. Next stage is yung clinker grinding na. Next. After the clinker is cooled, cement plants grind it and mix it with small amounts of gypsum and limestone. So, yung cold clinkers na nare-receive sa ating cooling pans and yung mga nareceive natin mula sa ating rotary kiln ay ginagrind pa siya into finer powder. Tapos, dito na rin na-add yung amount ng gypsum, usually 2-3% of retarding agent ay yung powder gypsum natin yung ina-add. Tapos ayun, yung undergo ulit siya sa grinding machine or sa ating tube mill. Tapos yung final obtained product na is yung ating cement na kung saan hindi siya nagsasettle quickly when it comes in contact with water. Next po. Ito na yung ating final product. So, after na ma-process ng clinker, ma-add na yung gypsum, mapaproduce na yung Portland cement. So, ayan. Cement is so fine that 1 pound of cement contains 150 billion grains. So, napakaraming grinding process yung napagdaanan niya. Kaya, sobrang fine na ng cement na ating mapaproduce. Next po. Next is yung storage and packaging. So, yung last stage is yung, syempre, pag-distribute na ng manufacture na cement. Next. So, the grinded cement is stored in silos from which it is marked either in container load or 50 kilogram bags. So, yung finished cement product natin ay, ayan, ipinaproduce na siya sa market. Tapos, kadalasan binideliver siya through bulk form
from terminals onto rail or road vehicles as well as onto ships hanggang sa makarating na sa mga market natin at maging available na siya para sa mga consumers. So ayan, meron po tayong short video clip ng pinaka-process para mas maintindihan po na lahat. Once the product leaves the quarry, it gets to the first stage of the cement making process, which is the grinding of the raw materials. So there are two things we do here. The first thing is to get the recipe right, because there are four components that go into the composition of the cement. There's limestone, iron, silica, and alumina. And so we get the recipe right at this stage. And the second thing we do is we grind it into a fine powder. And we do that in a vertical roller mill, which is the machine behind me. And it's basically big rollers sitting on a table, and the material is ground in between the rollers and the table into a fine powder. Behind me is the preheat tower. It is the second stage of the cement manufacturing process. The ground raw material enter at the top of the preheat at about a temperature of 60 degrees C, and the material is preheated all the way to about 900 degrees see through a series of cyclones. At the bottom of the tower, it enters the rotary kiln. The rotary kiln is the heart of the cement manufacturing process. The material is heated all the way up to 1450 degrees C. And at that temperature, the chemical reactions occur and the raw material are turned into the main component of cement, which is clinker. After the rotary kiln, the material is discharged in a cooler and it is cooled using a series of fans that blow cool air through the clinker and cools it down all the way down to about 100 degrees. Once the clinker is produced inside the rotary kiln, it goes through a third and final stage, which is the finish grinding. In here, the clinker is ground with other additives, such as gypsum in particular, into the fine powder that we call cement. And after this stage, it is stored in our silos before it gets shipped either by truck or rail to our market. Safety here at Exshaw is fundamental to what we do every day. It's a big... Ayan, okay na po. Ayan, so next reporter po is you, si Shane po. Thank you. Ayan, good morning po. So ako po si Shane Marcelino at magre-report po ako tungkol sa types ng cement po. Ayan, yung una po yung cement types base sa ASTM standards o yung American Society for Testing and Materials. Ayan, next po. So yung una, ASTM C150 o yung standard specification for Portland cement. Next po. Ayan, yung una, type 1. For use when the special properties specified for any other type are not required. Ayan, yun yung pinaka-basic na type ng cement, yun yung type 1 kapag walang ibang properties na kailangan para sa cement. Tapos yung type 1A kapag yung type 1 ginawang air and training cement. Next naman yung type 2, moderate sulfate resistance kapag yung cement ay kaya mag-resist ng sulfate. Yung type 2A, air and training cement, nakatulad lang ng type 2. Tapos yung type 2MH, yun naman yung mga type 2 cement na merong moderate heat of hydration. Next po. Yung next type naman ay yung type 2 MHA o yung katulad nung kanina, yung type 2A tsaka type 2 MH na pinagsama. Ibig sabihin, type 2 siya na merong air and training tapos meron pang moderate heat of hydration. Yung type 3 naman ay high early strength. Tapos yun yung kapag
ay kapag mabilis siyang matuyo, tas mataas din yung strength niya. Tapos type 3A, kapag type 3 tapos may air and training, kapag may air and training ingredient. Tapos type 4, low heat hydration, kapag mababa yung heat of hydration na kailangan sa isang cement. Tapos type 5, kapag high sulfate resistance, mas mataas yung resistance sa sulfate kesa sa type 2. Next po. Next naman is yung ASTM C595 o yung standard specification for blended hydraulic cement. Next po. Ayan, yung unang type ay type IS or Portland Blast Furnace Slag Cement. Yun yung merong 95 hanggang 95% ng slag nakasama. Tapos yung type IP, Portland Pozzolan Cement, merong hanggang 40% na pozzolan nakasama. Tapos yung type IL o Portland Limestone Cement, meron siyang hanggang 15% na limestone nakasama. Tapos yung type IT, ternary blended cement, meron siyang hanggang 70% na pozzolan, limestone at saka slag. Tapos yung pozzolan niya, dapat hindi lalampas ng 40%, tapos yung limestone hindi rin lalampas ng 15%. Next po. Yeah, next is yung base naman sa ASTM C1157 o yung performance specification for hydraulic cements. So, tungkol pa rin siya sa hydraulic cements, pero tungkol naman sa performance nila. Next po. Ayan, yung una is yung type GU o yung para sa general use. So, ginagamit siya, para siyang yung type 1 kanina sa ASTM C150. Kapag hindi kailangan ng ibang properties sa cement, yan yung ginagamit. Type GU. Tapos yung next is type HE, kapag merong high or low strength. Tapos type MS, moderate sulfate resistance. Type H. Ay, next na po. Ayan, type HS, high sulfate resistance. Type MH, moderate heat of hydration. Type LH, low heat of hydration. So, kung mapapansin nyo, yung naming nila, base dun sa kung ano yung ginagawa nila. Tapos, yung kanina, yung mga naming, may parenthesis na, may kasamang A, tapos may kasamang MH, ganun. So, depende yan sa kung ano yung kasama. Tapos, pwede rin silang lagyan ng, halimbawa, type MH, tapos may parenthesis, ay type IP, tapos may parenthesis na 15. Ibig sabihin, may 15% silang pozzolan. Tapos, may note din na, na yung mga semento, pwede silang ma-categorize under ng more than one na type. Ganun. Pwede silang maging type IP, tapos type IS din. Ayan, next po. Ayan, dito naman tayo sa primary types ng cement, which is hydraulic and non-hydraulic. Next po. Yan yung hydraulic cement, sila yung mga na yung mga tumitigas kapag mayroong tubig. Kapag nahaluan ng tubig. Dahil sa hydration o yung chemical reaction between cement and water. So ito yung usually na ginagamit natin sa mga building, yung mga Portland cement. Ayan, next po. Ayan, yung next is yung non-hydraulic cement. Ito yung mga hindi naman na-harden ng tubig. Tapos, ang nag-harden sila dahil sa kapag nagre-react sila sa atmospheric carbon dioxide, ang ina-undergo nila ay carbonation. Tapos, yung hydraulic ay hydration. So, yung cement na to ay nakaka-resist siya sa attacks ng chemicals by setting, after setting. Tapos, yung example niya ay, ayan, plaster of Paris. Ginagamit siya kapag sa mga sculpture, tulad niyang nasa picture. Tapos, ginagamit din siya kapag magagawa ng ceiling. Ganon na pang-design. Ganon. Tapos, next po.
Ayan, ito naman yung mga yung mga types na specific na types ng semento. Next po. Yung una, yung ordinary Portland cement. So ito yung pinaka gamit sa lahat. Ito yung pinakaalam nating lahat. So meron siyang low resistance sa chemical attack. Tapos yun din yung reason kung bakit dumami yung types ng semento. Tapos may good resistance naman siya sa cracking tsaka sa dry shrinkage. Tapos meron siyang medium rate ng hardening, kulay gray or greenish gray. Tapos yun nga katulad nung sinabi kanina, ginagrind yung Portland clinker. Tapos lalagyan ng gypsum, water, o kaya pareho na hindi tataas sa 1% of air and draining agents. Tapos may chemical compositions na silica alumina, iron oxide, magnesia, sulfur trioxide, soda, and potash. Tapos yung grades niya ay 33, 43, and 53. So yung grade ang nire-represent nun ay yung strength ng cement at 28 days. So kung after 28 days, meron siyang 33 na grade, ibig sabihin yung strength niya ay 33 newton per square millimeter. Next po. Yan, yung use naman ng ordinary Portland cement or OPC, yun, karaniwan ginagamit siya sa kahit na anong type ng construction, basta walang exposure sa sulfate. Yun. Tapos karaniwan ginagamit siya sa mga residential construction kasi nga hindi naman kailangan ng ibang properties ng cement doon. Next po. Ayan, next yung Portland Pozzolana Cement or PPC. Ang pinagsasama-sama naman ay 20 to 40% ng Pozzolana at saka 60 to 80% ng Portland Cement. Yung Pozzolana material, pwede siyang naturally active tulad ng fly ash, volcanic tuff, clay and shale, rust, husk ash. Yun, nabanggit din yan kanina sa history. Tapos, meron siyang higher resistance sa chemical disintegration and sulfate attack. Kaya kung may sulfate, mas magandang gamitin yung PPC kaysa sa OPC. Tapos, Pozzolana. Mas mura pa siya dahil nga yung clinker ay napapalitan ng mas murang material. Tapos nababawasan niya din yung permeability kaya pwede rin siya sa mga hydraulic structure. Tapos meron siyang very slow rate of hydration. Tapos binabawasan niya rin yung heat. Tapos mas maliit siya sa OPC. Next po. Ayan, mas maliit siya sa OPC kaya nai-improve niya yung size distribution. Kaya mas less yung micro cracks. Tapos yung mortar niya ay more volume kaysa sa OPC. Tapos yung ultimate long-term strength niya ay mas mataas kaysa sa OPC. Next po. Ayan, tulad ng nabanggit kanina, ginagamit siya sa mga waterfront or marine structures tulad ng dams, tapos ng bridge piers. Tapos ginagamit din siya sa mga makakapal na foundation, tsaka sa sanitary systems like sewers. Kasi nga, mas na-improve niya yung pore size distribution. Next po. Ayan, yung next is rapid hardening Portland cement. Tinatawag din siyang high early strength cement kasi nagde-develop siya ng strength na mabilis kaysa sa iba. Dahil meron siyang mas fine yung pag-grind sa kanya. Mas madami siyang C3S tas less yung C2S niya kaysa sa OPC pero pareho lang yung water content. Bali yung 3-day old strength ng rapid hardening Portland cement kapareho na siya halos ng 7-day strength ng OPC. Ayan, next po. Yung use naman ng rapid hardening cement. Ayan.
Ginagamit siya sa mga kalsada, sa mga construction na underwater pa din, pwede. Tapos sa mga kailangan ng high strength. Ayan. Ginagamit din siya sa mga precast concrete tulad ng mga beam, column at saka iba pa. Ayan, next po. Ayan, next naman yung extra rapid hardening Portland cement. Siya naman yung proper modification ng rapid hardening cement kasi dinagdagan ng 2% ng calcium chloride. Tapos, meron siyang 25% na ano, na mas mataas siya ng 25% sa strength compared sa rapid hardening cement sa period na 1 to 2 days. Tapos, 10 to 20% kapag sa 7 days. Tapos, yung use ng extra rapid cement ay bawal sa mga pre-stressed na concrete. Tapos, very sensitive yung mga extra rapid hardening cement. Kaya, kailangan kapag na-mix na, gagamitin na rin agad. Next po. Ayan, yung use niya ay sa mga cold weather conditions kasi kapag nalagyan na siya ng tubig, ano, habang nangyayari yung hydration o yung chemical reaction between sa cement at sa tubig, ano, meron siyang large amount ng heat. Tapos short period of time lang pero sobrang laki na ng amount ng heat na niya. Next po. Next, yung low heat Portland cement. Cement that produces low amount of heat. Kabaliktaran nung mga nauna, extra rapid. Tapos, meron siyang reduced amount ng C3S and C3A. Tapos, may increased amount siya ng C2S. Tapos, mas mababa yung compressive strength niya compared sa OPC. Kasi, mas mababa yung lime content niya. Tapos, hindi siya pwede sa mga thin concrete structures. Tapos meron siyang, tapos kaya niya ring mag, ano, kaya niya ring ma-withstand yung mga sulfate. Kaya niyang malabanan, gano'n. Tapos less reactive siya sa initial setting time. Ano? And is less reactive, and initial setting time is greater than OPC. Mas mabilis siya mag-set kesa sa OPC. Next po. Yung mga use naman ng low heat Portland cement. So sa mga mass constructions like dams, marine construction, tapos sa mga construction na kailangan ng high wear resistance, tapos sa mga hydraulic engineering concrete tulad ng anong kanina. Tapos sa retaining wall. So yung retaining wall yung ano, parang humaharang sa mga soil kapag may soil na nakaangat tapos parang may harang siya na wall. Yun yung retaining wall. Next po. Sulfate resisting Portland cement. May mababang amount ng C4A and C3A. Tapos may mataas na percentage ng silicate. Next po. Yan yung mga use naman niya. Foundation basement where soil is infected with sulfate. Sewage and water treatment plants, marine structure, pile foundation, coastal area works, marshy soil or sulfate-bearing soil, canals linings, and retaining walls, etc. Next po. Next naman yung super sulfated cement. So, meron siyang less than 5% na sulfuric anhydride or SO3. Tapos, ang pinagmimix sa kanya ay at least 7% ng granulated blast furnace slag, calcium sulfate, and little amount ng lime or Portland clinker. Tapos, meron siyang high resistance sa sulfate attack kumpara sa lahat. Pero mas mataas kumpara dun sa sulfate resisting. Tapos, kaya niya ring ma-withstand yung mga acid. Kahit sobrang taas ng pH value. Tapos, meron siyang very low evolution ng heat. Next po. Yan, yung mga gamit naman niya ay sa mga mass concreting to resist the attack of aggressive waters. Tapos, to
pwede siyang gamitin sa mga dam construction, marine works, reinforced concrete pipes in groundwaters. Tapos, yung chemical works exposed to the high concentration of sulfates. So, yun. Dahil nga kaya niyang ma-survive yung kahit madaming sulfate at saka acid, pwede siyang gamitin doon. Saka underside of bridges, over railways, and for sewer pipes. Next po. High alumina cement. High alumina cement is manufactured which consists of bauxite, limes, iron oxide, and a little percent of ferric oxide and silica, magnesia, etc. Tapos lahat yun pinagmimix sa mataas, sa sobrang taas na temperature. Tapos meron siyang calcium aluminite na responsible para mabilis yung pagtigas niya o yung pag-harden. Tapos yung one day strength ng high alumina cement ay 30 newton per millimeters per square millimeter na halos equal na sa 28 day strength ng OPC. Kasi di ba 33, kapag 28 days ng OPC, 33 yung ano niya strength. Tapos, ayun nga, may high early strength siya, tas high heat of hydration, and very high durability against chemical attack. Ayan, next po. Yung uses niya ay sa mas ay super sulfated. Next po. Ayan, yung uses ng high alumina cement ay sa structure subjected to action of seawater, chemical plants, and furnaces. In works where concrete is subjected to high temperatures, frost, and acidic action for the construction of precast members. Yan, next po. Next, yung Portland Blast Furnace Slag Cement. Mas mura siya kaysa sa ordinary Portland cement. Tapos yung pinaghahalo sa kanya ay cement clinker, gypsum, tsaka yung granulated blast furnace slag yan. Develops low heat of hydration and has less early strength. Tapos meron siyang silicates and aluminosilicates ng lime and other bases and is developed simultaneously with iron in a blast furnace or electric pig iron furnace. Next po. So, ginagamit siya sa kung saan din ginagamit yung OPC. Pero low heat of hydration. Tapos, kaya rin yung mass concreting tulad ng mga dam tsaka ng rough slab. Tapos, pwede rin siya sa retaining wall tsaka sa foundation tsaka sa areas na susceptible sa chloride attack. Next po. Ayan, next is yung white Portland cement. Kapareho lang yung properties ng OPC, pero mas mababa yung iron oxide. Tapos, mas mahal siya kaysa sa OPC. Kasi mas mataas yung ibang property. Tapos, white siya in color, kaya siya tinawag na white Portland cement. Next po. Yung use niya ay sa mga pagjo-join ng tiles tsaka sa other interior works. Karaniwan ginagamit lang siya sa mga aesthetic purposes. Tapos, base coat ng painting para pantay yung kulay. Tapos, pang-cover ng mga sobrang liliit na cracks ng concrete. Next po. Yan, yung air entraining cement. Ano lang siya, katulad din ng OPC. Pero merong 0.025 to 0.1% of air entraining agent. So, yung mga agent na yon ay karaniwan gawa sa wood resins, calcium agents, vegetable oils, and animal fats na hinalo sa aluminum powder, or hydrogen peroxide, o iba pa. Next po. Yan, yung use niya ay para ma-fill up yung gap sa mga concrete at saka yung frost resistance na concrete. Next po. Ayan, makikita natin sa picture yung fully saturated tsaka yung na-entrap na air. Yung nasa left, yun yung fully saturated na soil or na
na sand, ganun. Kaya, ano, kaya tumagilid yung building. Tapos yung nasa right, yun yung merong air and training agent or air and training cement. Kaya, na-fill up yung gaps. Tapos, kaya nang tumayo ng building nang hindi natutumba. Ganun. Next po. Next naman yung hydrophobic cement. OPC siya na merong oleic acid, stearic acid, naphthenic acid, o kahit na ano pang hydrophobic agents. So, iba pa to sa waterproofing cement. Tapos, yung acids na... Ayun. Yung water na nakakoat, napoform siya kapag yung particle ng cement ay na-prevent yung water or moisture from the air being absorbed by the cement. This film is broken during the mixing of concrete and the normal hydration process takes place in the same manner as with the ordinary Portland cement. Ayan, next po. Yung uses niya sa wet climate climatic conditions, tsaka sa construction of water structures. Pwede pa rin siya sa mga dam, ganun. Next po. Ayan, yung next naman is quick setting cement, OPC with reduced gypsum. At the time of clinker grinding, making 8 sets very early. Ibig sabihin yung gypsum yung nagpapatagal ng pagsiset ng mga cement. Next po. Yan, yung next is yung uses ng quick setting cement sa underwater construction, sa cold and rainy weather conditions, tsaka sa iba pang grouting operations. Next po. Ayan, yan yung picture ng quick setting cement. Ilang use niya, ganun. Next po. Yan, yung next is colored cement. Tapos, tinatawag din siyang concrete. Siya yung OPC lang na may 5-10% na suitable color pigment. Next po. Yan, yung mga use niya, katulad nung sa white Portland cement, para sa aesthetic, tapos sa floor finishes, tsaka sa pagjo-join ng tiles. Pero pwede rin siya sa artificial marble. Next po. Ayan yung example nung gamit ng colored cement. Ayan, next. Ayan, tapos na po. Ako po yung last reporter ng group namin para ngayong araw. Tapos next week na po yung iba. Thank you, Pulse.